Nitong Sabado lamang, nagpositibo sa COVID-19 si Pai David at kanyang mga magulang. Mabuti't bakunado ang dalawa, kaya si Pai lamang ang naospital sa Guagua, Pampanga. May asma kasi siya at dati nang nagka-pneumonia. Neresetahan siya ng gamot na tocilizumab. Pero wala na raw stock ang ospital kung saan siya nakakonfine, kaya nagpahanap siya sa labas. Nagulat ako, nakala ko mga worth. Nasa 5,000 lang, sabi ko, meron naman siguro akong pambili kahit 5,000 lang. Pero nung sinabi na nasa 50 to 100,000 doon na ako na ano na, ay ate, nakakahiya sa akong yung ganyan na nag-ask pa ako ng pambili na. Nakadagdag pa ito sa alalahanin ni Pai bukod sa gastos sa ospital. Na-assure ako na pahinga lang ako, kami bahala, hanapan ka namin. Pero kailangan ano, lumaban kasi maraming tao na tumutulong na nagbibigay talaga ng ano, tulong. Tsaka yung hindi ka pinapabasag, bayaan, sinusuportahan ka na. Umaban lang daw ako kasi katatapos din na kakayanan ko din daw yung COVID. Kailangan lang ano, lakasan ko yung loob ko talaga. Sabi ng gobyerno, kulang ang stock ng tocilizumab sa bansa. Kakaunti na lang eh. That's the problem eh. May tocilizumab. You know, walang output ang mga manufacturing company. Although, meron na tayong kinukontakt from Iran at saka inaantay natin yung sa PharmaWealth, yung isang pharmaceutical company sa Pilipinas na mag-i-import nito. Ayon kay Dr. Ted Martin ng Gat Andres Bonifacio Medical Center sa Maynila, sa mga critical na kaso ng COVID, ibinibigay ang tocilizumab. Orihinal itong ginagamit laban sa arthritis pero nakitang epektibo bilang anti-inflammatory medicine sa COVID patients. Pinipigilan ito ang cytokine storm o yung labis-labis na pag-produce ng immune cells na umaatake sa internal organs ng pasyente. Alulusawin niya ito, no? Kasi talagang sisirain niya. Ito ang nag-cause ng inflammatory changes. Lulusaw yung baga. Kaya pag in-x-ray, makita mo puting-puti yung baga. Wala kang makitang itim. Yes, this will lead to severe, no? Sobrang severe to critical until patient will die, no? Si Pai, mabuti makakakuha na raw ng tocilizumab sa lokal na pamahalaan ng Maynila, sabi ng kanilang LGU. Sabi ni Dr. Martin, may mga tumataga nga raw ng presyo ng tocilizumab bagamat ang Gat Andres Bonifacio Hospital may stock pa ng gamot at sa Manila Health Center, libre makakakuha ang may gusto nito. Yeah, free. Oh, walang bayad to. Kung may nagbebenta sa labas, hindi namin alam saan ang gagaling yan. 50,000 per vial, 30,000 hanggang mga 85 to 100,000 per vial, no? Ang Roche Philippines ang may permit galing sa Food and Drug Administration para magpasok ng tocilizumab na gamot para sa arthritis. Sabi ng kumpanya, nasa 15,000 hanggang 28,000 ang presyo ng gamot nila. Pero ayon sa Roche, asahan na raw ang shortage sa mga susunod na buwan dahil sa mataas na demand dito sa buong mundo. Tinataasan na raw nila ang kanilang produksyon at tinaasan ng halos 5,000% ang supply nila sa Pilipinas para matugunan ang emergency demand dito. Ang mga stocks daw na nakalaan sa Pilipinas ay na-i-deliver o nasa mga ospital na. Depende raw ang supply kung mauubos agad ito ng mga ospital. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, may paparating na raw na stock ng tocilizumab ngayong buwan pero naghahanap muna ang gobyerno ng pampalit rito. Tulad ng baratisinib na meron raw sa bansa. Well, hopefully pareho, but since bago yung gamot, you really cannot do not have enough data. Mm-mm. To establish whether it is equal or superior or inferior to tocilizumab. Kasi the experience with tocilizumab is much longer. So, baricitinib, may hal din eh. Parang 1,900 yata per tablet. So, less severe, hanggang December ang stock level natin. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Makaiga ang saksi ng unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga Kapuso Abroad naman. Maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.